pagtaas o pagbaba ng pagkakasunod-sunod na mga bilang. Alamin natin kung paano yan ginagawa. Ito ay Math 2, Quarter 1. Kasunod siya, karugtong siya ng ating aralin ng Week 3. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutan mag-like at mag-subscribe para manonotify po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Ang ating life encouragement verse ay makikita muna sa Salmo o Psalms chapter 37 verse 5 ang sabi, "Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya." Yan ang pangako ng Panginoon para sa atin. So, lahat ng mga bagay sa mundo ay walang kwenta kung hindi muna natin uunahin ang ating Panginoon. Lahat ibubuhos natin ang ating nakakayanan, makakayanan at ang ating lakas sa bawat ginagawa natin. At ipagkatiwala natin ito, God will do the rest. Paano paghambingin ang mga bilang o tatlo o apat pang digits? Paano natin mapapagsunod-sunod ang mga bilang? Halimbawa, kung nagkataon na face-to-face, kung pinapapila ka ni teacher mo, pupunta tayong CR, kaya uuwi na, pipila. So, ang mauuna muna ay mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamatangkad. Minsan naman, depende sa pagkakataon. Minsan, ang mga matatangkad na sa harap papunta sa dulo ang maliliit. So, ayan. Parang ganito ang pag-aaralan natin. Handa ka na bang matutunan yan? Okay, let's proceed. Alamin muna natin ito, sagutin muna natin kung itong paggamit ng less than, greater than, at saka equal. Paghambingin ang mga bilang gamit ang mga larawang simbolo, less, greater than, less than, equal. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Okay, number 1. 600 plus 50 plus 4, alin ang mas malaki dyan? 400 plus 50 plus 8. Napag-aralan din natin ang expanded form noong nakaraang aralin natin. May video din ako. Kung gusto mo ito, ilalagay ko sa dulo o kaya sa description box sa baba ng video na ito. Kung gusto mong mapanood, paano paggamit ng paano ginagawa ang expanded form ng mga bilang. Okay, ang ating sagot ay greater than. Ang 600 ay mas 654 ay mas malaki kaysa sa 458. Okay, next. Ang 800 plus 90 plus 6 at 900 plus 80 plus 7 o 896 at saka 987, ano ang mas malaki? Okay, ang 896 ay less than 987. Okay, next. Ayun, so mas malaki ang 976, 900 plus 70 plus 6, 478 or 400 plus 70 plus 8 is less than 900 plus 70 plus 6. So, mas malaki ang 976. So, sa araling ito, titingnan natin kung paano ang pagkakasunod-sunod ng mga bilang mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa o pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Depende sa hinihingi. Okay, tingnan natin ang chart na ito. Okay, kung halimbawa ito, magkakatulad. Halimbawa, itong uunahin muna natin ang thousands place. So, doon tayo magbe-base sa pagtingin o sa pagkita o pagkakasunod-sunod ng mga numbers. Uunahin muna natin ang thousands place. Doon natin makikita kung alin sa tatlong mga bilang ang may pinakamalaking
halaga. Okay, tingnan natin. So, ayan, sa thousands place, pare-parehas sila. Kung nakikita nating pare-pareho ang kanilang thousands place na digit, so, titingin ulit tayo doon sa kasunod na place value, kung sa hundreds o tens ones. Depende, titingnan natin kung alin sa kanila ang pinakamalaki. So, dito sa hundreds place, ang pinakamalaki ay sa 6. Ayan. So, ngayon, makikita na natin. Ang hinahanap natin ay mula pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. So, iaayos naman natin mula pinakamalaki hanggang pinakamaliit. Pero, depende yon sa hinihingi. Okay, tingnan natin ang ating sagot. Ayan, ang pinakamalaki ay 3,680. Ang kasunod naman ay 3,510. And then, 3,324. Iaayos na natin ito mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. So, dito naman tayo sa pangalawang halimbawa. Ang hahanapin natin ay mula sa least to greatest. Pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. So, una nating alamin paano pinagkasunod-sunod. Sabi ko kanina ay mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. So, gamitin ulit natin ang chart. So, tingnan natin dito. Tingnan ulit natin. Ang una muna lang natin gagawin ay ang kanyang digits. Kung anong value, ilan ang digit, kung ilan ang place value, ilang digits. So, thousands tayo, so ibig sabihin 4 digits. Titingnan natin ang kanyang place value, kung magkakatulad o magkakaiba. Kung itong case kasi, magkakatulad ang ginawa kong example, paano kapag magkakaiba? So, titingnan mo ulit sa kanyang place value, alin ang pinakamalaki. So, dahil dito nakita mo na pare-pareho, pupunta ka doon naman sa hundreds value, ano ang pinakamaliit. So, dito, tiningnan mo muna ang thousands place, alin ang pinakamaliit dyan. So, pare-pareha sila. Dahil hindi mo nakita dyan, dito ka naman pupunta sa second digit, ay place value, no? Place value niya sa hundreds place value. So, pinakamaliit natin ay 3. So, ngayon ang gagawin naman natin dahil nakita naman natin ang kasunod ay 5, ang dulo ay 6. So, nakita naman na natin kung alin ang pinakamaliit. Ngayon, iaayos muna mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. So, ito ang magiging result. 3,324 ang pinakamaliit, susundan ng 3,510 at ang dulo ay 3,680. So, again, another example. Subukan natin kung may natutunan tayo sa ating aralin. Ang gagawin natin, iayos ang mga sumusunod na bilang ayon sa hinihingi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay, number 1. Number 1, 5,429. Tapos, 5,340. And then, 5,234. Ang ayos natin ay mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Ano kaya ang iyong sagot? Magaling! Ang ating sagot ay, yan, 5,234 muna, 5,340, and then 5,429. Number 2 naman, mula pinakamalaki hanggang pinakamaliit. 5,408, 5,800, 5,430. So, ang ating sagot ay, 5,000 muna mauna, 808, and then 5,800, and 5,430. Number 3. Ayan, mula least to greatest, mula maliit hanggang malaki. So, ito ay 3 digits only. 456, 467, 465. Ating sagot ay 456. Kasunod ay 467 and then 467. 65, 67. Okay, next. Ayan. List to greatest. 9,123, 9,120, 8,670. Ang ating sagot ay...
Ayan, 8,617. Next is 9,120. And last is 9,123. Mula kasi maliit hanggang malaki. Papuntang malaki. Okay, last one, number 5. 9,876, 9,678, and 9,786. What you need to do is from, you will arrange it from greatest to least. Mataas hanggang maliit. Pinakamalaki hanggang pinakamaliit. So, ang ating sagot ay 9,876, 9,786, at saka 9,678. So, kung na-perfect mo, good job ka dyan! Ang galing! Pero kung hindi mo man na-perfect lahat, huwag kang mag-alala. Kasi magagawa mo rin yan. Practice makes permanent. So, ganyan. Tuloy-tuloy lang sa pagkatuto. Lagi nating tatandaan, mga bata, na ang mga bilang ay maaaring ayusin mula sa pinakamaliit or least to greatest or pinakamalaki, greatest to least. Depende sa kanilang place value o position. So, ayusin lang natin. Titingnan maigi. Sa ganitong paraan, makikita mo ang may pinakamalaking halaga o kaya naman pinakamaliit na halaga. Sana may natutunan ka sa ating aralin. Salamat sa panonood at pakikinig. God bless at mag-ingat po tayo.